إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعيد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين رضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهديين وعن الأولياء الصالحين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه ang lahat ng papuri ay upon lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala atin siyang pinupuri sa kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan sa kanya tayo humihingi ng gabay at nagpapasalamat. Nagpapakupkob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa ating mga sarili at laban sa kasamaan ng ating mga gawa. Sinuman ang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang kayang magligaw. At tunay na sinuman ang kanyang iligaw o hindi bigyan ng kanyang gabay ay walang kayang makapaggabay nito. Liban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. At pagbatid kapayapaan sa huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din sa kanyang mga kapatid ng mga sugot mga propeta, pagbati rin ang kapayapaan para sa kanyang pamilya at ang mga ina ng mga mananampalataya at gayon din sa mga khulafa ar-rashidin na sila Abu Bakr, Umar, Uthman at Ali. Palugdan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa mga a'imma ng mga ginabayan ng mga namuno sa mga Muslim at sa lahat ng mga salihin, mga naging matuwid sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko una ang aking sarili at lahat ng mga kapatira ng pagtatakot kay Allah subhanahu. Sa napakaikling panahon, naramdaman natin muli ang simula na ipadamdam o ipaparamdam ni Allah subhanahu wa ta'ala na malapit na ang tagumpay ng Islam sa pamamagitan ng pagdami ng mga Islamikong organisasyon, pagdami ng mga individual na yumayakap sa pananampalatayang Islam, pagdami ng mga sentrong pang-Islamiko o mga Islamic center na naglalayong ipalaganap ang pananampalatayang Islam. Mga kilalang mga personalidad mula sa kinakalikanilang mga dating mga relihiyon at sekta na ngayon ay nagyayakap o yumayakap, nagpapasukan sa pananampalatayang Islam. Hindi lang sa ibang bansa, kahit sa Pilipinas, mga kilalang tao ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. Dumadami ang mga organisasyon na naglilinaw sa pananampalatayang Islam. Ngunit, hindi titigil ang Satanas, ang Shaytan, napigilan ang tagumpay ito.
Hindi titigil ang Satanas na pigilan na ang mga Muslim ay tuluyang makamit ang tagumpay na pinangako ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gagawa't gagawa pa rin siya ng mga pamamaraan upang mapigilan ito kahit na malinaw sa kanya ang pagtagumpay ng Muslim, pipilitin pa rin niyang gumawa ng paraan para ihuli ang mga tagumpay na naghihintay sa atin. At ang masaklap dito, ang ginagamit ni Shaitan na instrumento para pigilan ang tagumpay na ito ay mismong tayong mga Muslim. Sa atin din siya kumukuha ng mga gagamitin niya para mapigilan, makamit natin ang tagumpay na ito. Sabi sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladina amanu, kinakausap niya na Subhanahu wa Ta'ala mga mananampalataya. Ya ayyuhal ladina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin asa ay yakunu khayran minhum. Ang sabi, o mananampalataya, huwag ninyong laitin ang bawat isa sa pag-aakalang kayo ay mas mainam kesa sa kanila. Isa sa lagi ang ginagamit ng Shaitan na pamamaraan para hindi natin makamit ang tagumpay ay ang pagwatak-watakin niya ang mga Muslim. Sa pamamagitan na ang Muslim ay hindi nagkakaisa, malayo natin makuha ang tagumpay. Paano na ginagamit ang Muslim? Pinaiisip o tinutuksin ni Shaitan na ang bawat isa ay isipin na ang kanyang kinaanibang organisasyon o mismong siyang sarili niya ay mas mainam pa kaysa sa kabila. Na naging palagi ang ginagamit ng mga tao, mga Muslim, na mas mainam ako kaysa kanya, mas maganda yung ginagawa kong programa kaysa sa kanila, mas maayos yung pamamaraang ginagamit ko sa dawa. Ito hindi lang para sa mga simpleng tao. Kahit na mismo ang mga taong nagsasabing nasa pagpapalaganap ng Islam ay nabibiktima ng Shaitan sa mga ganitong uri ng gawain. May programa kami, mas maganda sa kabilang programa. Sabi, ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an takuna khayran min. Huwag mong laitin yung kabila. Nang pag-asang isasabihin mo na mas magaling ka o mas maganda yung inyo, mas maganda ang programa namin, mas maganda ang ginagawa namin. Ganon din sa mga organisasyon pang-Islamiko. Napipigilan ang pagkakaisa ng bawat isa, mga organisasyon, dahil ang inaakala ng isang organisasyon, lagi mas magaling siya doon sa kabila. Ang sabi pa sa Quran, wala nisaun min nisain an asa, o nisain asa an yakuna khayra minhun. Ganon din sa mga kababaihan. Na isipin ang bawat isa na mas mainam siya sa kabila. Wala talbizu anfusikum wala tanabazu bil alqab. Bisa ismul fusuq ba'da iman wa man lam yatub fa ula ikahumu talim. Sabi sa Quran. At huwag kayong maglaitan at tawagin ang bawat isa sa mga katawagang masama. Tunay na ang pagtawag ng masamang pangalan ay napakasama pagkatapos ng pananampalataya. Sino man ang hindi magbalik loob ay nakagawa o mapaggawa ng kasalanan ng sabi sa Quran. Ito ang unang-unang dahilan na ginagamit ng Shaitan upang bigilan tayo sa mga dapat natin gawin upang maging tagumpay ang ating umo. Pinanasab na sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang una. Pagkatapos ng maraming fitna, pinahintulutan niya uli maglabasan, magsulputan ng mga Islamic center sa iba't ibang lugar. Pinahintulutan niya Allah, mashallah, dumadami ang mga propagator, mga duat. Pero sa pagdami ng center, sa pagdami ng mga duat, sa pagdami ng mga programa, bakit nananatili tayo parang nahuhuli lagi sa lahat ng larangan? Parang bang lagi ang mga Muslim nahuhuli pagdating sa iba't ibang mga larangan ng pagpapalaganap?
ikumpara natin sa mga sekta at mga relihiyon na ligaw pagdating sa kanilang mga programa. Dahil tayo rin ang ginagamit ng Shaitan. Tayo rin. Tayo rin sa loob ang ginagamit ng Shaitan para hindi magpatuloy ang mga gawain ito. Ano sabi pa sa Quran? Ya ayyuhal ladina amanu istanibu kathiran minad dhon. Ano sabi sa Quran? O mga mananampalataya, tayo na naman ang kausap ni Allah. Istanibu kathiran minad dhon. Hindi sinabi istanibu lang. Istanibu kathiran. Iwasan ninyo lagi ng marami. Alin ad dhon? Ang pag-aakala. Bakit? Ang sabi sa Quran, inna ba'dad dhon ito. Sapagkat lagian po, madalas, ang pag-aakala ay kasalanan. Iwasan natin ang marami na mag-isip para sa atin mga kapatid, lalo na yung mga suudan o yung pag-isipan natin ng masama ang kapatid natin, ang kabilang organisasyon, ang kabilang samahan. Kung lagi natin iisipin, kapag may nangyari, may nasabi sila, at magpo-conclude ka agad tayo, na ganto sila, nagtagumpay na naman ang sakalas. Nagtagumpay na naman, sapagkat nag-aabang lang siya kung saan siya papasok para hindi tayo magkaisa. Pero maraming mga Muslim, para bang sayang-saya sila kapag ginagawa nila ang mga bagay na ito. Na pinagdududahan ng kapwa Muslim, pinagdududahan ng mga organisasyon sa kanilang mga ginagawa na ganito itong mga to, ito'y lumalabag sa Islam, ito'y mga taong labag sa aral ng Islam, nagiging kasanayan ng mga Muslim to. At ang malungkot, sila yung mga nasa loob ng propagation. Sila yung mga taong dapat tinutularan ng mga awam, ng mga regular na tao, ng mga regular na Muslim. Pero nangyayari itong mga ganitong mga kasalanan, mismong sa mga nagpapagalaganap ng Islam. Wa na'udhu billahi min dhalik. At magpakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa mga ganitong gawain. At sabi pa sa Quran, wala tajassasu. Wala yagtab ba'dakum ba'da. Wala tajassasu. Sabi ko. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala sabi sa Quran. At huwag kayo magmanman. Huwag yung manmanan ang mga kapatid ng Muslim. Maraming uri ng tajassasu. Merong mga tajassasu na naghahanap ng kamalian ang Muslim. Wala siyang inaabang ang hindi pagkakamali. Meron naman na nagmamanman sa pag-aakala may ginagawang masama ito. Hindi maaari sa atin ang magtajassas. Manmanan ang Muslim, kapwa Muslim, kasama mo sa opisina, kasama mo sa center, nag-aabang, nagmamanman na kung ano ang maaring pagsimulan ng problema. At kapag nakakita ng bagay na pwede niyang pagdudahan, papalakihin, suudan, pag-iisip ng masama, ito ang mga pinagbabawal ng ayan na ito. Bakit? Kasi dahilan nito ng pagkakawala. Kasi dahilan nito ng paglubog ng mga Muslim. Ang mga bagay na ito ay magbabagsak, magsasandi ng pagbagsak natin. Ito'y para sa individual, para sa mga organisasyon, at para sa mga panggapan pang-Islamiko. Kung gusto natin magtagumpay, ito ang mga bagay na dapat natin iwasan. Ito ang mga bagay na dapat na hindi ginagawa ng mga Muslim. Ang mga Muslim ngayon, binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng napakaraming kabutihan. Napakarami. Kumpara sa mga nakaraan, hindi natin pwede ikumpara. Sapagkat ngayon, binibigay na sa atin lahat ng kabutihan para makapagpalaganap ng Islam, para magamit ang mga dapat natin gamitin. Pero lagi parang nahuhuli tayo. Tapos na natin pag-usapan ng kaalaman. Tapos na natin pag-usapan ng takwa lagi, ang sabab. Pinag-uusapan natin ang iman. Mga bagay na to na lagi natin narinig sa mimbar.
Pero bakit para tayo laging huli? Kasi sa mga bagay na hindi natin nararamdaman, na nilalabag natin sa araw ng isa. Nilalabag natin na magkaisa ang mga Muslim at tuloy ang makuha natin, makamit natin yung pinapangako ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tagumpay. Ang sabi, doon sa mga taong gumagawa nito, sabi sa Quran, ayyuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maytan. Sinabihan sa Quran, etong mga backbiters, sinabi, wala yan to ba'dakum liba, yung liba. Yung mahilig magsalita ng nakatilikod yung tao. Wala yung tao dito, pinag-uusapan. Ang sabi sa Quran, para sila yung mga taong kinakain yung karne ng kanilang kapatid. Pakarehto mo, sabi nila, kamuhihan nyo itong mga trabaho. Kamuhihan nyo itong mga gawain ito. Pinag-uusapan natin na wala naman tayong mga matibay na patutuo. Iwasan natin ito sapagkat ito ang magsasanhi ng pagkatalo ng mga Muslim. At ang isa, at ang huling nabanggit sa mga aya na ito, patungkol sa pagbagsak ng umma ay ang pagkakatributin. Na sinasakripisyo ang lahat. Sinasaalang-alang ang batas ng Islam kapalit ng tribo. Isa ito, sa napakalalang problema ng umma natin. Na mas namamayagpag pa o mas malaki pa sa ating puso. Napaguran ang tribo natin kapalit ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Kahit na pa, sukdo ng lumabag tayo sa Islam. Isa ito sa napaka-laking sakit ng ating umma, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanggal nila ito. Napaka-taas o napakalaki ng pagpapahalaga ng mga Arab sa tribo ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andiyan ang Quraysh, isa sa pinaka-inigilala. Al-Aus, Wal-Khazraj sa Madina, napakaraming tribo. Nagpapatayan sila para sa tribo. Yung dinadala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makka, sa Madina, ng mga tribo, dahil sa pagpapatayan nila, libo ang namatay at daan-daan taon ang lumipas, hindi sila nagkakasundo. Ganto kasi din. Pero nung dumating ang Islam, pinagkaisa sila. Ngayon, binabalik na naman natin ito. Isa ito sa bahagi ng jahiliya. Kamangmangan. Yung unahin mo yung tribo mo kapalit ang Islam. Unahin mo yung tribo mo kapalit ang pananampalataya ng Islam. Hindi masamang magkaroon ng tribo. Ang sabi sa Quran, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ya ayyuhan nas. Sabi sa tao, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Nita'arafu. Ang sabi, o sangkatauhan, nilikha namin kayong mga babae at mga lalaki. Waja'alnakum syu'uban, at ginawa namin kayong mga pangkat o grupo, wa qabail at mga tribo. Bakit? Nita'arafu. Para magkakilala kayo. Para madistinguish nyo ang bawat isa. Ito ang hikmah para ma-distinguish ang isa. Hindi problema na maging honored ka dahil kabahagi ka sa isang magandang pamilya o tribo. Kahit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinuri niya ang kanyang pinanggalingang Quraysh dahil mga nubala sila. Mga noble family. At kahit na pa hindi mga Muslim yung mga nauna sa kanya, sinabi niya na galing siya sa mga mabubuting tao. Pinahalagahan niya yung tribong kanyang
pinanggalingan. Bakit? Sabi sa Quran, bita'araf, nang gayon magkaroon tayo ng pagkakakilanlan. Ito ang kagandahan ng iyong tribo. Pero, naunahin mo yung tribo mo para sa Islam, ay hindi. Bakit ang sabi ni Allah? Inna akramakum indallahi attaqun. Sapagkat tunay na sa mata ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamarangan ay silang may mga takot. Dito mawawala na dapat ang mga tribo natin. Kung sino makita natin mas may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang mas marangan. Kapag ang pinag-uusapan na natin ay ang Islam, takot na kay Allah subhanahu wa ta'ala ang batayan, hindi na ang tribo. Ngunit ngayon, bumabalik tayo sa jahiliya. Kamangmangan. Naunahin ang tribo. Hindi masama, inuulit natin. Naparangalan natin ang mga tribong kung saan tayo nandoon sapagkat mismo ang propeta pinuri ang kanyang angka na pinanggalingan. Ngunit laging mauuna ang Islam, ang pagmamahalan sa Islam. Innamal mu'minu ikhwa. Tunay na ang mga mananampalataya, sila ang magkakapatid. Pagdating sa Islam, magiging pantay-pantay tayo. Lahat tayo magiging pantay sa mata ni Allah. At ang magiging marangalan ay silang may takot, may takwa. Ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ilan lamang pero mapakasisidhing mga dahilan kung bakit hindi pumasok-pasok sa atin ang gantimpala o hindi mapayapayagan o hindi mangyari ang tagumpay na nag-aabang sa umma. Kapalit ng napakaraming panimula ng tagumpay na nabanggit natin ang pagdami ng mga organisasyon at individual na pwedeng maging tagapagpakilala o tagapagpalaganap ng Islam. Kung maaalis natin itong mga bagay na ito, masimula natin sa sarili na maalis ang masasamang pag-iisip sa ating kapatid, alisin natin ang hanapan lamang ng kamalian ng ating mga kapatid. Alisin natin ang pagmamanman upang mag-abang ng kamalian o hanapan ng kamalian ng ating mga kapatid. At alisin ang pagsasauna ng tribo, kapatid ng mga kapatid natin sa pananampalataya ng Islam. Dito magkakaroon tayo ng tagumpay na pinangako niya na subhanahu wa ta'ala. Ngunit, hanggat na nanatili tayo dito at nagmamatigas tayo at iniisip natin na tayo pa rin ang tawa pagkatapos ng payo na nanggaling sa Quran, mahirapan tayong makuha ang tagumpay kahit na anumang kabutihan ang bigay sa atin niya na subhanahu wa ta'ala. Kapag sabi sa Quran, Inna Allah la yugayir ma bikumin hatta yugayiru ma bi'anfusihim. Tunay na hindi babaguhin ni Allah ang kalagayan ng umma natin hanggat di natin minabago ang ating buhay. Sumay tayong magsala kay Allah Ta'ala sa musalla. Ito ay tungkulin ang bawat isa. Limang beses sa isang araw mag-alay ka.